Nararamdaman ko kung gaano kahirap yung mapisin lang nila yung gutom, may maipadala lang sa pamilya. Pisin nila yung pananakit ng amo nila. Pinitiis nila yung mga araw na dapat kasama tayo. Yung mga araw na dapat kasama yung pamilya nila. Pinitiis nila yung lamig sa ibang bansa na hindi naman tayo sanay, mga Pilipino. Kumusta mga tropa? Nagbabalik muli ang iyong Pilyong Dada ng Venezuela. So, maligayang Pasko sa inyong lahat. Ngayon yung araw ng pagbibigayan. Pagbibigayan, pagbibigay pagmamahal, pagbibigay regalo, pagbibigay ng mga kung ano-ano pa. Minsan, naisip ba natin na dapat tayo naman yung magbigay. Tayo naman yung mag-share ng blessings natin. Minsan ba naisip lang natin na tanggap lang tayo ng tanggap? Kung nakakapagbigay ba tayo? Nung bata kasi ako, naalala ko, yung namamas ko kami, kasama yung lola ko, kami magkakapatid. Sinasama kami ng lola ko, sa mga tita ko, mga kamag-anak ko, sa mga ninong-ninang ko, never kami pumalya sa kanila. Ngayong malaki na ako, ang gusto ko naman, ako yung magbigay. Ako mag-share, yung masishare ko yung blessings ko sa abot ng mga kaya. Tapos, gusto ko mapasaya yung mga kamag-anak ko sa konting pamamaraan. Ngayon, mamamas ko kami ng anak ko. Mamamas ko kami. Siyempre, punta namin mga ninong at ninang niya. Samahan nyo kami. Tapos, pati yung mga pininsan ko, pupunta din sila bahay. Panoorin nyo kung paano sila bibigyan ng aguinaldo o blessings na natanggap ko ngayong taon. Hindi ko siya pinagdadamot. Kahit konti lang, ibibigay ko. Karamihan sa atin ngayong Pasko, busy-busy sa pamimili. Pamimili ng regalo, ng pang bigay sa mga minamahal natin. Karamihan, busy-busy sa pamimili ng damit, laruan, at kung ano-ano pang nakuha natin sa 13-month bonus, saka 13-month pay, saka sa Christmas bonus. Minsan ba pumasok sa isipan natin na kinamusta mo na ba yung mga kamag-anak mo na nagtatrabaho ngayon, lalong-lalo na yung nasa ibang bansa. Hindi lahat ng pamilya ngayong Pasko ay buo. Sila yung mga nagtatrabaho ngayong Pasko. Andiyan yung mga police, mga nurse, doktor, mga enforcer, at mga OFW na nagtatrabaho ngayong Pasko. Kinamusta mo ba sila? Puro ka lang hingi. Puro ka lang nag-aantay ng grasya. May kapatid ako ng OFW. Lagi niya sinasabi sa akin, nalulungkot siya. Kaya lagi ko siyang kinakamusta. Sana sa mga may mga magulang na OFW, sa may mga kapatid, iparamdam nyo na kung gaano nyo sila kamahal. Hindi yung puro tayo hingi, hindi puro padala. Iparamdam nyo na malapit lang ang Pasko sa nila. Ang hirap ng buhay sa ibang bansa, sobrang hirap. Ramdam ko kasi may kapatid akong OFW, saka mga kamag-anak. Nararamdaman ko kung gaano kahirap yung mapisin lang nila yung gutom, may maipadala lang sa pamilya. Pisin nila yung pananakit ng amo nila. Pinitiis nila yung mga araw na dapat kasama tayo. Yung mga araw na dapat kasama yung pamilya nila. Pinitiis nila yung lamig sa ibang bansa na hindi naman tayo sanay, mga Pilipino. Tinanong mo ba sila kung nakakain sila ng tama, kung may kumot ba sila sa ibang bansa, may malambot ba silang higaan? Tinanong mo ba sila kung
Masaya ba sila sa ginagawa nila o napipilitan sila dahil kailangan nila magtrabaho para sa pamilya nila? Minsan kasi nangyayari sa ating mga Pilipino, naging kultura na natin mga Pilipino na kapag ang OFW ay pumunta sa Pilipinas, eh paldo. Paldo-paldo to the point na akala mo ang dami pera ng tao. Hindi ganun mga tropa. Yung hirap at lungkot eh doble. Ang hirap ng buhay sa ibang bansa, kung alam nyo lang. Tapos ikaw, si ganito, kumakahingi ka sa magulang mo ng gadget, sapatos, may Air Jordan. Kung makarequest ka, kala mo dinadampot ng magulang mo yung pera sa ibang bansa. Hindi mo ba alam na yung magulang mo eh nagpapakaalipin sa ibang bansa? Hindi mo ba alam na ang magulang mo o kumag-anak mo ay tinitiis na huwag kumain? Mabili lang yung gusto mo. Gusto mong gamit, gusto mong gadget, gusto mong damit, gusto mong sapatos. Initiis nila yung lungkot, lumbay, na malayo sila sa pamilya nila. Yung iba nga dyan, na OFW, sobrang pagtitipid nila sa ibang bansa. To the point na ito lang kinakain nila para may mapakain sila sa pamilya nila dito sa Pilipinas. May mga ibigay sila na sustento. Nasanay kasi tayong mga Pilipino na kapag yung kamag-anak natin nasa ibang bansa, kaya akala natin limpak-limpak yung kinikita. Hindi natin alam na yung perang yun ay sobra-sobra nilang pinaghihirapan. Yung iba nga dyan na anak, yung pinapadalang ng pera ng magulang nila, pinambibisyo pa nila. Totoo yan. Real talk. Pinambibisyo, pinampapainom sa barkada, pinangyayabang na mapera sila. Ang yabang. The point na ito, bagong gadget, ito bagong sapatos, galing sa magulang nila sa ibang bansa, nagkatrabaho. Hindi ko nakita sa kanila na nalulungkot sila. Nalulungkot na dahil hindi nila kasama yung magulang nila. Sana mas makontento tayo na mas maganda yung nasa piling natin magulang natin. Kaso wala, kailangan talaga na nasa ibang bansa. Bansa, kung parehas lang yung kalidad ng sahod na natatanggap ng mga Pilipino sa atin, siguro wala nang Pilipinong mag-ibang bansa. Ang hirap magtrabaho sa ibang bansa, mga tropa. Ramdam na mga OFW yan. Ang hirap ng malayo sa pamilya, yung tipong pagbalik mo pa nila sa Pilipinas, hindi pa sila masyadong malapit sa anak nila. Yung anak nila, hindi sila kilala. Kasi umalis sila, baby pa, tapos pagbalik nila, malaki na yung anak nila. Yung sakripisyo nila, minsan, hindi na tutumbasan minsan. Tapos magre-rebelde pa yung anak nila, nung ibang OFW, magre-rebelde pa, magagalit pa yung iba na sabihin sa'yo na bakit yung ibang bata na alagaan mo kami, hindi. Yung ibang mga ganun, hindi nila nakikita yung sakripisyo ng magulang nila na magtrabaho. Lalo ngayong Pasko, ang hirap eh. Ang hirap sa kanila. Sana ngayong Pasko, paramdam natin sa kanila na sobrang importante nila. Minsan dumadaing na talaga sila to the point na gusto ko nang umuwi. For example, yung kapatid ko, dumadaing na sa akin kagabi, tinawagan mo. Gusto niya na umuwi. Sabi ko lang sa kanya, umuwi ka na. Pero ang problema, sinabi niya sa akin, ganito.
Ang mahal ng ticket, kung may pambayad na ako ng ticket, huwag umuwi na ako. Diba? Sobrang hirap. Wala silang choice kundi magtrabaho. Magtrabaho para sa pamilya, magtrabaho para sa iyo na ikaw na nanonood na anak ng OFW. Ikaw na kamag-anak ng OFW na nagyayabang dito sa Pilipinas. Nagyayabang na hindi mo naman na-appreciate yung binibigay sa iyo ng kamag-anak mo sa ibang bansa. Hindi mo man lang pinapahalagaan ang yabang-yabang mo dito sa Pilipinas. Sana naman ngayong Pasko, kahit malayo sila, regaluhan mo sila nang hindi pa nila natatanggap. Hindi man material na bagay o hindi pera, regaluhan mo sila ng bagay na hindi nila natatanggap. Nasa sa'yo niyo kung ano, magmamahal, surprise, or whatsoever. Regaluhan mo ngayong Pasko yung mga taong nagsasakripisyo sa ibang bansa para sa iyo. Ano mga tropa, mamamasko muna kami ngayon. Tapos mamaya, ako naman yung magbibigay ng pamasko sa mga kamag-anak ko, sa mga pinsang ko, mga inaanak ko. Mamamasko muna kami ni Hailey at ni Mama Donna. Bali, yun na pamasko ni Hailey. Sa kanya yun. Nope. Ngayon, yung pamimigay ko sa mga kamag-anak ko, sa mga kung sino man pumunta sa bahay, eh galing yun sa pera ko. LOL! Sa pinagpagura ko, sa bonus ko, hindi ko gagalawin yung pera na anak ko. At yung pera na yun, tinatabi namin. Nakapamasko na nga kami ni Lahili, no? Tawag dito. Sa gitna naman, hindi na pinakabot ng kalahating araw. Mga 3 to 5 hours lang kami na masko. Wala nga eh, parang 3 hours lang eh. Kasi kukunti lang yung ninong niya. At ninang, mali. Kasi, pinaparamdam ko sana ko na ang araw na ito ay araw ng pagbibigayan. Pagbibigayan at pagtanggap ng mga regalo. So mamaya, darating yung mga kamag-anak. Sila na may susurprise ko. Hindi na uso kasi sa akin yung ampaw. Hali, may papalaro tayo sa akin. Ito yung tinatawag na ruleta ng Pasko. Ruleta ng Pasko. May i-spin ako na, may gagamitin ako ang gadget na nakalagay doon kung magkano yung denomination. Ito yun. Yung denomination na makukuha nila, kung saan tumapat yun, walang daya. Kung saan tumapat yun, yun lang yung makukuha nila. Dahil hindi ako magpapasya na kung magkano yung makukuha nila. Di tayo magdadamot kung may makakuha ng 300, 500, sa kanila na yun. Diba? Bruh. Kapag may malungkot, dadagdagan natin. At lalong-lalo na sa inaanak ko, dadagdagan ko yan. Hindi sila mawawala. Okay? So paano? Antayin natin sila.